Hi everybody, welcome to our show, Your Money Matters. I'm Risa Singson Kaupeng and I'm in Manila, Philippines. You know, nung isang araw, my 11-year-old, she told me that she got a grade equivalent of 4 in her math exam. You know, in their school, 7 yung pinakamataas. And alam kong magaling siya sa math and she usually gets 6 or 7 a grade. The reason why she got a 4 is either she didn't study, she didn't review her lessons like I asked her to, or she didn't understand it and she didn't ask. Ang reasoning niya sa akin is, it's okay mom, cause most of my classmates got 4 also and meron pang nakakuha ng 3. Alam niya, ang daling mag-isip ng ganyan if we want to justify our failures instead of find ways to improve and grow. So sabi ko sa kanya, you know anak, karamihan ng mga tao mahirap. Does it make it okay for you to be poor also? A lot of kids are not able to go to college, much less study in a top university abroad. So okay lang ba sa'yo na hindi ka rin makapunta ng kolehiyo? Of course, she got the point. And I want to apply this lesson to our financial life too. Yes, karamihan ng mga Pilipino ay hindi marunong humawak ng pera nila. So, ibig sabihin ba okay na rin na ikaw at ako hindi rin marunong maghawak ng pera ng mabuti? Well, that's why we have this show. So that we'll learn and grow in our financial knowledge and also know how to share and teach this wisdom to others. Sabi ni Robert Kiyosaki of Rich Dad, Poor Dad, yun ang librong sinulat niya. Sabi niya, your future is determined by what you do today, not tomorrow. Kaya huwag kayong mawawala hanggang matapos itong ating episode na to because you may just learn something that will change your financial destiny. Today, our guests come from 2 families who taught their children how to save and invest habang bata pa lang sila. Masasabi nating swerte itong mga batang ito kasi hindi na nila kailangang pagdaanan ang pinagdadaanan ng karamihan na hindi alam kung paano alagaan at palaguin ang perang dumadaan sa kanilang mga kamay. Our episode today will talk about how to teach your kids to be financially wise. Ang pamilyang mga guests natin ay napanood nyo na dati sa ating programa. Si Doc Jaime and Doc Joe Lorenzo ay mga medical doctors na ngayon ay money doctors na. Kasama nila ang kanilang anak na si Hans, isang college freshman at contributor sa isang libro tungkol sa homeschooling. Aba, co-author na siya at such a young age. Sila ang magiging mentors natin sa episode na ito para alam din nating isabuhay at ituro ang mga financial principles na pati bata ay kayang matutunan. Kaya huwag kayong mawawala kasi learning mode on na tayo sa pagbabalik ng Your Money Matters. We're back to Your Money Matters and our guests for the first segment of this show is the Lorenzo family, Doc Jaime, Doc Joe, and their son Hans. Kamusta po kayo, Doc Jaime, Doc Joe? How are you? Ano mga pinagkakaabalahan niyo mula nung last time kayong nag-guest sa show natin? Hi, Sister Risa. So magandang gabi sa ating lahat, sa ating mga manonood, no? So kami, as usual, talagang busy-busy sa mission natin sa IMG. Doing webinars and online trainings for all the members worldwide. Yeah, and I think from the last time that we had an interview, wala isang college at isang graduating from senior high school yung mga anak namin. And now we have 2 boys na in college. One is in second year and si Hans is right now a freshman, yes, in college. Wow! Konti na lang, matatapos na kayo! Excited kami dyan! 3, 4 na taon na lang. Yes, malapit kami graduate. Yes, and Hans, what course are you taking in college? Ngayon po, I'm taking BSHRIM, Track of Culinary Arts in De La Salle College of St. Menil. Wow, so mahilig ka magluto? Yes po, mahilig po sa kusina except maghugas ng pinggan.
okay lang yan. Meron namang mga dishwasher, di ba? So, okay lang yan. In the past, Doc Joe and Doc Jaime, you know, you told us that you used to be medical doctors, but now you found your passion in helping other people heal their disease of the pocket. So, with Hans, ilang taon siya when you started to teach him and his brother tungkol sa pera? We started in 2005, and that time they were four. James was 4 years old and Hans was 2 years old. Wow! Paano tinuturo yung financial literacy sa 2 years old at saka sa 4 years old? Humahawak, pinapahawak niya na ba sila ng pera at that age? At that time, not really, no? But of course, dahil kasama namin sila, no, nakikita nila how we use money, and we tell them na kailangan natin itong money na to to buy the food that we eat, your milk, nung nagda-diaper pa sila dati, or to pay for school, yung mga ganon. Yun na yung exposure namin for them, na kung paano gamitin yung pera. And then as they grew older, sinabi namin na it is important, but important siya to help us get what we want, pero hindi lang siya yung dapat na focus natin. So what was the difference between, you know, syempre kayo, trabaho nyo, you mentor people talaga financially because you're financial mentors. Ano yung diferensya nung mini-mentor nyo yung, let's say, isang kliyente nyo or yung mga anak nyo? Siguro ang difference number one is mas bata, no? Mas bata sila. literally, mas bata sila kaysa dun sa mga natuturuan namin. And siguro another thing na magkaiba is, of course, dahil anak mo, mas concerned ka, no? Mas concerned ka na talagang dapat mai-apply nila yung natuturo natin. So down to the last centavo, down to the last illustration, kung pwede, gagawin talaga namin para matutunan nila yung tinuturo natin. And 24/7 kami magkakasama, kaya talagang we make sure na tama talaga yung minomodel namin sa kanila when it comes to money. Oo nga, no? Because, you know, di ba, ang sabi nila, ang mga bata, kahit na wala kang sinasabi, they pick up, you know, they pick up things, eh. They, you know, you don't have to really reach to them or tell them ganito, ganyan, di ba? Pero just by your actions, just by how you move and work and spend, napipick up nila yung mga habits niyan. So, how did you start off teaching them? Ano yung mga practical tips na pwede namin gayahin para sa aming mga anak? Ako, napakadami niya. We homeschooled our kids for, I think, like 11? Ilang years ba? 11, 12 years. So, homeschooling. So, part talaga ng mathematics lesson nila ang about money, no? So, of course, one way is when we go to the grocery, when we compare two brands of items na magkapareho, yung less than, more, greater than, less than, which is greater than, which is less than. So, I tell them, kung if this cost less than this one, ano din dapat nating bilhin, 'di ba? So, syempre gamitin natin or bilhin natin yung mas less yung cost. That's number one. Number two, pagdating sa fractions, kung bata yung mga tinuturuan natin, 'di ba? Yung 1/2, 2/3, yung mga ganyan. Nakikita nila kung ano yung mas less in terms of fractions. Yun yung bibilhin natin, 'di ba? And of course, mga addition, subtraction, nagagamit na yan, eh, even for nursery, grade schoolers, madali na nilang mako-compare yon. And siguro sa mga everyday ano natin, everyday spending, no? If example, we go out, no? Tapos gusto nilang kumain ng chicken, for example. So titignan natin, this cost this much, this cost this much, pero pareho naman tayong mabubusog. Ano sa tingin mo dapat yung bilhin natin? So yun yung mga practical ways, no, na naturuan namin sila how to really save money, kasi ang tinuro talaga namin that importante ang pera, pero mas importante marunong tayong mag-save. No, yes. Para we can have more, no, when you grow up, when you go to college, we can have more to buy or to get the things that you want. And when they were growing up, no, talagang inexplain namin sa kanila yung difference between needs and wants, no. And of course, no, naiintindihan nila na pag need talagang essential thing yan, no, kailangan talagang bilhin. And whenever they want to buy something, or let's say we go to the mall and they see something, we tell them, no, not necessarily na gusto nilang bilhin, pero tinatanong namin sila, so itong this thing, do you need it or do you want it, no? So at an early age, talagang yun yung training namin sa kanila. And if needed, syempre bibili namin by all means, pero if they just want it, hindi naman talaga essential, we
we develop in them how to develop delayed gratification. No, of course, we don't deprive them. No, kung kaya naman, of course, pag birthdays, pag may mga occasions, of course, no, we buy things for them. But kapag yung mga in-between at hindi naman talaga kailangan, so we explain to them the difference na we need to prioritize the needs versus the wants. Ang galing naman kasi homeschool and then so ma-integrate mo talaga no yung mga tinit mga lessons sa klase na i-integrate mo sa real life. So yes. Hans, question ko sa iyo. So nung when you were growing up, ano yung mga pumapasok sa utak mo pag ganyan yung mga lessons na tinuturo sa iyo ng parents mo? Like example, yon, I'm sure kung kasama ka sa supermarket, kasi ako naalala ko, pag kasama ko ng mommy ko sa supermarket, ako gusto kong kumuha ng kung ano-ano at ilagay sa shopping cart, di ba? Tapos, kaya nga ang mommy ko, kung pwede lang, wag kayong sasama sa supermarket kasi kung ano-ano yung nadadagdag, di ba? So you, Hans, ano yung mga pumapasok sa utak mo pag nakakarinig ka ng mga ganyang lessons from your parents? Well, siguro po nung bata parang ay ang KJ naman. Pero biro lang, parang ngayon naman po parang naiisip mo na rin na yung sacrifices na yun, parang hindi ko naman talaga kinailangan yung mga gusto ko nung bata ako. Siguro, syempre, pag bata, parang iniisip mo lang talaga yung sarili mo, parang wala kang pakialam sa pera, ipoprovide naman lahat yan. Pero growing up na parang looking back, maiisip mo na, oo nga, no, parang tama nga naman na hindi naman namin kinailangan yun. Kasi ngayon nga, eto, parang kaya ko naman pala na hindi binibili yung laruan na yun, parang ganun lang po. Pero thankful din na naturuan ng mga bagay na ganun at a young age na hanggang ngayon na kahit I have my own money na ganyan, ay na-apply ko pa rin yung mga naturo sa akin nung bata pa ako. Hans, syempre you have baon, di ba? Meron ba? May baon ba kahit homeschool? So, okay, starting from your baon, di ba? Kasi yan ang una nating, imamanage, di ba? So, paano mo ginagawa yon? So, let's say, weekly ba or monthly yung pagbigay sa'yo ng baon? Tapos, ano yung hatian? Kumbaga, how do you save your money? Sa ngayon po, wala nang baon siguro. Sa bahay lang. Pero po noon, nung meron pang face-to-face classes, since senior high school po, meron na kaming physical classes sa Cubao twice a week, and ang baon ko noon was parang 300 per day. So, ako, ang ginagawa ko lang po is, syempre, spend on ano yung kailangan. Syempre, yung transportation, since nagbabas po ako to Cubao or MRT, so kasama yung transportation, minsan po pagkain din kapag nakalimutan or tinamad magdala ng baon na pagkain. Ganun lang po, and then the rest, since pag-uwi, hindi naman na nila hihingin sa akin yung sukli. So, convince rin ako na tipirin ko muna yung sarili ko para meron akong maiipon and magagastos sa kung ano man yung gusto or kailangan ko talaga na bagay. So, Hans, sa lahat ng mga tinuro sa'yo ng parents mo, ano yung, let's say, top 3 most important money lessons for you? Sige po, top 3. Siguro first po, I think na yung pinaka-importante is yung budgeting. So sa budgeting, ang talagang common na tinuturo and yung sa amin din, tinuro din sa amin is yung 10-20-70 formula. So parang once may natanggap kang pera, that's 100%. And then 10%, syempre you give back to the Lord through tithing, pwede magbigay sa church, or kung may makita kang street children to give them money. Parang ganun din yun, it's a way of charity. And then mafe-feel mo na parang, ay, sarap pala magbigay, and then babalik siya sa'yo ng mas madami pa. So then after tithing, no, so the 20% naman goes to saving. So nung bata pa kami, nung syempre pag may binibigay pag birthday or Pasko, ganyan. So may natatanggap kang pera as gift, ganyan. And then tinuturo sa amin na yung 20% is binibigay namin kila mami since they started investments for us already. At the age of 10, meron na kaming investments na kinuha nila for us.
So yung 20%, parang binibigay namin sa kanila, parang pandagdag doon. And though hindi kami yung talagang payer ng investments namin, hindi talaga kami yung nagdadagdag. Parang sa bata pa lang, napapractice mo na yan, naiisip mo na, okay nga pala na nagsisave, no? Parang in the long term, eto na yung pinlano nila for me. And paglaki ko, wala na akong problemahin kasi bata pa lang, nagsisave na ako. Binibigay sa kanila yung ibang savings. And then hanggang paglaki ko, alam ko na ma-apply ko itong savings kapag nag-work na, may sarili ng salary and income. Ganyan. So 10 plus 20, that's 30. May natitibra pang 70%. Then the 70% naman, since nakapag-tights ka na, nakapag-save ka na, so 70%, ikaw na bahala anong gusto kong gawin doon. So syempre pag bata, gusto mo ng ice cream, ganyan, gusto mo ng laruan. So pag kaya sa 70%, so that's when we buy, kasi parang wala ka ng guilt since nakapag-save ka na and nakapagbigay ka na. So yung 100% is utilized ng talagang sa magandang paraan. Second na I think is most important, na hindi common natuturo po sa ibang bata or even adults, yung iba hindi pa nila alam na money doesn't really grow in banks. So usually, dati po kasi mayroon kaming field trip sa PDIC or different banks. And then pag may nagle-lecture sa harap na magsasabi na, kayo, lagay nyo lang yung pera nyo sa banko and then it will grow, ganyan, ganyan. So parang lahat ng mga kaklase ko, parang oh, tama nga. Pero nasa isip ko, hindi talaga, kasi most commercial banks in the Philippines give only 1% or even less than 1% interest. So parang kapag naglagay ka ng pera sa banko, hindi siya talaga lalaki. And meron akong ibang kaibigan na parang nag-start sila mag-open ng bank account, tapos iisipin nila, oy, eto na, meron akong bank account, ganyan. Pero nasa isip ko, parang saan mo naman gagamitin yan? Malaki bang pera ilalagay mo dyan? Or parang hindi ka talaga yayaman doon. So kami, as bata pa lang, naturuan kami talaga to invest. And kasi, syempre, sa mga ka-age ko, wala pa naman tayong responsibilities, lahat provided ng parents. So once you have your own money, maganda na i-invest na lang siya so that it will compound more and mas magagamit mo siya in the long term, na mas malaki yung nag-compound na pera doon. So yun yung isang bagay na parang mapagyayabang ko na hindi lahat alam yun. So true. Then the last one, the third one, is medyo related din naman sa previous na sinabi ko, which is to start early. I think ito talaga yung na-practice sa amin, since sabi nga po nila kanina, kami po nung kuya ko, 4 years old and 2 years old pa lang nandito na sila sa IMG. So imagine, lumaki kami sa ganitong environment, and then alam namin na parang bata pa lang, yun yung naririnig mo, so parang hanggang paglaki, yun na yung nasa isip mo. So it's really great to start early, pati yung sa investments, no? So parang sa amin, since they started an investment for us already, parang alam ko na after 20 years, na kapag nag-30 ako, for example, I already have a $500,000, parang ganun. I don't remember the exact figure, pero that's because they started us early. And hanggang ngayon, since sabi ko nga kanina, lahat ng tinuro nila sa amin ay alam kong madadala ko hanggang paglaki, kapag independent ka na, meron ng sariling trabaho, may sariling income, alam mo yung gagawin sa pera mo and hindi ka mamoproblema tulad ng most people sa ngayon. Ayun. Yeah, okay. Han, so curious ako, nung lumalaki ka or hanggang ngayon, pag meron kang gusto, nabibili mo. Kasi meron kang pera eh, di ba? Yes po, yes po. Ganun nga po. Since nakapag-save ka na, and then you have the freedom to do with whatever's left from your money. Ang sarap naman. Okay. So, Hans, nakikita mo ba yung difference or yung impact ng mga lessons na tinuro sa iyo ng parents mo? Like you know, like singing your fans, minention mo na kanina, di ba? How different do you think you are in handling money compared to your peers? Opo. I would say very different po, Miss Risa, no? Parang marami akong alam ng bata pa na I would think would be common na para sa lahat. Then pag pumasok ka sa school, marami kang kaibigan, parang ay, hindi pala nila alam to, parang ganun. And ayun, usually po, common scenarios is pag pumasok ka sa school, syempre may dala akong baon, ganyan.
Then yung makikita mo yung mga kaibigan mo, ay, nagpapayabangan ng cellphone, bago daw yung damit nila, ganyan. So parang nasa isip ko, parang, oh so? Parang hindi ako naiyabangan kasi parang alam ko na, ay, eh, binili lang din naman yan para sa'yo, hindi naman ikaw ang gumastos para dyan. So parang, ba't kailangan magyabang? Tapos yung mga, pag pumasok sa school, parang o-order daw sila ng food or ganyan, magpapa-deliver sa school mismo diretso, tapos yung iba mag-offer pa man libre kasi marami raw silang pera, eh di sige, thank you. Pero parang ako, usually naman po may dala talaga akong baon for myself, eh minsan lang talaga kapag tinamad magdala ng baon, dun ka lang bibili, pag kailangan lang, pero hindi naman talaga palaging kailangan. Palaging gusto mo kumain sa labas, ganyan. So yung iba pa is, after school, magyayaya, gagala daw sila. Parang ako, sige, go lang. Ako, uwi na ako. Siyempre, may baon naman ako. Kaya ko naman gawin yung mga ginagawa nila. But I just choose to save dahil parang hindi naman necessary talaga yung mga ganong gimmick na ginagawa ng friend, ibang friends ko. Hindi ko nila lahat ako may nagawin. Pero true, no? It's really delayed gratification, no? Yes. Yung ginagawa mo. So, kung pwede mong turuan, let's say, yung peers mo, not necessarily, wag na yung mga kaibigan mong close sa'yo kasi baka sabihin nila, diba sila yung ini-example mo, yung mga kahenerasyon mo, kung pwede kang, you know, kung magkakaroon ka ng, let's say, pagkakataon na magbigay ng seminar sa mga kaedad mo, ano yung mga ituturo mo sa kanila on how to handle their money? Okay. I think I would start off po sa pinaka-basic na concept of, yun nga po, yung sinabi ko kanina na budgeting, kasi parang maraming, syempre yung kabataan ngayon, marami silang gusto, and then kapag may natanggap sila na pera, parang excited, gastusin agad, may bibili na ganito, may bibili na ganyan, pero parang gusto ko nalang ituro sa kanila na pwede mo naman bilihin yan, hindi naman masama na bumili ng bagay na yan. Pero magtabi ka muna for your tithes nga, for charity, and then yung for yourself, sa future mo, ano yung masasave mo. So that's 10-20-70 formula again. Kasi parang simpleng concept lang siya, pero kapag na-apply mo talaga ng maayos, talagang malaki ang maiipon mong pera. Nating pera, paglaki natin, pag umabot tayo sa mga age ng parents natin. Matapa kami, ha? And I think I would start there. And then, ayun nga po, just what I said kanina, talaga, start early. Siguro yung ibang bata, wala pang responsibility, sige lang, ganun, gawin natin to, gawin natin yan. Pero already, think about your future naman, na parang, kunwari, college students like me, so parang after you graduate, ano ka, back to zero ka kasi wala ka talagang ginawa, lahat ng pera mo, ginastos mo. So maganda yung, habang ngayon, wala pa tayong responsibilities talaga na kailangan paggastusan, eh mag-start na tayo mag-ipon ng pera natin para by the time we graduate, by the time we have our work na, independent na tayo from our parents, talagang meron kang pagsisimulan kasi nung wala ka pang talagang responsibilities, meron ka nang naipon for your future, which is kapag kailangan mo na talaga siya once you've graduated. I think yun po yung isang bagay na gusto ko ituro sa mga nasa generation ko. Ang galing-galing magturo ni Doc Jaime at ni Doc. Grabe.